So, intro muna tayo. So, yun. Good morning mga Brad. Hindi na tayo sa trabaho natin. Kung tatanong kayo kung anong trabaho ko. Dito sa mga computer shop at saka mga computer parts. Bro, what are you talking about, man? So, bubuo tayo ng gaming PC. So, yun. Tara, mga Brad, samahan nyo. Bubuo tayo. So, ito yung mga kailangan natin. Kailangan natin ng case. Kailangan natin ng motherboard. Kailangan natin ng processor. Kailangan natin ng RAM. Kailangan natin ng sync pan. Kailangan natin ng power supply. Kailangan din natin ng SSD. Galing, ha? Okay, saka ng hard disk. Okay, tara, buhay na natin. So, una, testingin muna natin yung ano natin, yung board natin. Wala na, finish na. Testing muna natin yung board, tapos talagay na muna natin yung ano, yung processor niya. Kailangan natin itong alisin kasi para mailagay natin itong safe pan natin. So, tanggal na siya. Yan, malalagyan na natin yung heatsink pan natin. Lagay muna natin yung processor. So, dapat pag naglalagay nito, maingat lang kasi baka masira yung ano, ma-bedpin siya o ma-bedpin siya. Galing, ha? Pag nalaga na yung processor, pwede na natin nilagay itong signal. Ito yung simpan niya. So yung simpan niya is meron na rin siyang ano, nakasamang thermal paste. Kaya ginan natin siya talaga ng thermal paste. What? Malagay yung yung processor tsaka yung fixing pan niya, lalagyan naman natin yung RAM niya. Naka 8GB RAM to na DDR4. Galing, ha? Tapos habang ginagawa ko yung mga process na to, nilalagyan ko naman ako yung SSD niya.
kasi lalagyan natin siya ng SSD na 120 tapos 500 na hard disk. Kaya nga, ikaw alam kung magaling ang tsamba mo, malakas eh. Para sa ganun, pag halimbawa, natapos na yung OS ng ano, SSD, pwede na natin siya ilagay dito sa ano, sa ginagawa natin yung RAM. Ito yung RAM natin. DDR4 siya na 8 GB. Bro, what are you talking about, man? So yun, ang gagamitin natin is TrueRay Test na PSU 500 watts. Okay? Wala na, pinis na. Para papabot natin itong unit natin. Galing ha? So yun, ilagay na natin itong power supply niya. Na-connect na natin dito sa board. Matetesting na natin kung magbo-boot yung board natin. Pag nag-boot siya, pwede na natin siyang ilagay dito sa case. Okay? Huwag naman po. Ah, bata pa po yan eh. Huwag po. Opo, huwag po. Bawal mo kayo sa kanila. Opo. Eh, ano raw sabi? Wrong number. Langya ka. Gago. No. Nag-boot na yung board natin, so pwede na natin siyang ilagay dito sa case. Tapos yung SSD natin is okay na rin yung launch niya. So tara, lagyan na natin siya sa case. So yun, no, nailagyan na natin yung mga pan, power supply, tapos yung mga wire na niya dito sa loob, yung mga wire niya sa loob. Yung mga wire niya dyan is nakabit na rin natin. So yun, ayusin na natin to, tatakpan na natin, tapos tsaka natin i-test. Tapos kukunin na rin natin yung, ano, yung monitor niya, tapos yung keyboard. Tapos kaya na natin siya patos. Okay? Galing ha? Ah, let's go. So yan, ayan na yung ano natin. Finish product na. Bro, what are you talking about, man? And dito, ayan yung isang ayan naman. Tapos ito naman yung wiring natin sa harapan. Yan, okay na. Baka ngayon, tuluyan kita. Pagyan na rin natin, ayos na natin yan. Hindi na siya kalat-kalat. So yun. Hala, takpan na natin, guys. Try na lang natin siya. Let's go. Ito yan, na-unit natin. Galing ha? Andaman na natin yung monitor na 19 inches na wide na brand new. Tapos isa-set up natin para makakita natin yung finish product. Okay. Okay, let's go. So yan na yung unit natin, di ba? Maandar na siya. Ma'am, galing mo pala dyan ha? Hindi ko alam ha? So, kukunin naman ngayon natin yung brand new na monitor. Galing ha? 19 wide. What? Yan ang ilalagay natin dito at po-post natin para maibenta.
So ito yung monitor natin na 24 inches, 24 inches pala, hindi yan, 19. So weird. 24 inches yan. Ito na yung buo nating unit na Ryzen 5 4650. Wow naman! Wow! Wow! So lalagyan lang natin siya ng drivers. Mamaya i-complete na natin siya. Start lang natin yung unit kasi nilagyan na natin siya ng drivers, so lalagyan na lang natin siya ng Microsoft Office. Alas man ang buha nga mo, ha? Tapos, yun na. Pwede nang gamit ko siya. So, mamaya, i-picture natin lahat yung unit. Makikita nyo naman. Microsoft Office na lang yung install natin, tapos okay. Galing, ha? So yun, no, guys, okay na yung ano, okay na yung unit na binuo natin. So ito siya, mga brad. Ingin man niya pamutapis sayang na kapatro, ingin miligay mutapis sayang na kausalo, manjaw dat kuda. So yan yung unit natin ngayon. Wow naman! Wow! Na binilid natin kanina. So, ito yung aming binibenta. Na Ryzen 5 4650, naka 8GB RAM, 120 na SSD, 500 na hard disk, tapos naka 500 na true rated na PSU na siya, with 24 inches na monitor. Tapos may pre na siya na mouse and keyboard, with speaker na rin siya, mga brad. So yun, no. Tapos ito yung case niya na Keytec. Keytec T3000 yan, with 4 octopan na siya sa loob. So Ryzen yan, sir. Yan, may pan na siya, 4 pieces yung pan na para nag-exa sa kanya. Yan, sir. So yun, doon sa mga may gustong bumili nito, message nyo lang ako, mga sir, at binibigay natin yung price natin. Murang-mura lang yan. Maraming po lahat yan, sir. Okay, thank you, mga sir.